Okay guys, welcome to my channel. And in today's video guys, pag-usapan natin kung paano mag-deposit ng instant from Gcash to Coins.ph. Ito yung makakatulong sa inyo guys kung kailangan nyo nung makapag-fund kaagad sa mga cryptocurrency nyo dashboard or platform. So itong idea na to guys na i-share ko ay instant. Kung talagang kailangan nyo talaga makapag-deposit na kaagad. Kasi kung mag-deposit kayo through bank gamit yung coins.ph, iabutin kayo ng 24 hours bago ma-fund, ma-transfer yung fund. So, pupunta lang tayo sa ating Gcash guys. Ayan, so mag-login lang tayo. At by the way, pag wala pa kayong Gcash account, lalagay ko yung descriptions down below of Gcash. So ayun, mag-sign in na tayo. Nalagay ko lang yung pin ko guys. Ayan. Okay, so bali demo lang to guys, no? Magta-transfer lang tayo ng mga siguro 50 pesos lang. So gagawin natin guys, punta lang tayo sa send money. Punta tayo dito sa send to bank. Okay. Ayun, at i-click natin tong itong view all, okay? So click natin 'yan. At hanapin natin dito guys yung DC Pay Philippines. Yan, ito yung i-click natin guys. DC Pay Philippines Incorporated. At may coins.ph siya. So ito yung isisilik natin guys. Okay. So type your magkano yung amount. Enter account name kung ano yung pangalan nyo dun sa coins.ph nyo na naka-register. So I enter my name na. Nagawin ko na lang siyang lahat big letter. Okay, so account number guys, meaning ito yung number nyo sa Pilipinas guys na niregister nyo sa coins.ph. So by the way, nandito ako Arabia ngayon guys, sa Saudi Arabia ako, at in-insert ko muna yung SIM card ko dito sa cellphone kasi for the demo, at marireceive natin yung mga confirmation sa number na yun. Okay. So enter nyo lang yung Philippine number nyo. Okay, so ilalagay na natin yung number ko guys. So mali guys, i-blurred ko lang ha. I-blurred lang natin yan. Yung ibang information natin kasi para sa security. Okay, din yung register yung email doon guys sa coins.ph. Okay, then click the send money na. Then confirm. This is powered by InstaPay guys ha. So, kaya mabilis. Mabilis siya. Confirm, okay. Okay, then close this. And boom. Okay, na-receive na natin yung confirmation guys. So ito yung confirmation na sinasabi ko. Ito yung ma-receive yung SMS from Gcash and also from coins.ph. So sa coins.ph sabi niya, you have successfully added 50 pesos to your coins wallet. Okay, then sa Gcash
sabi, you have sent 50 pesos of Gcash on November 7. Bali guys, itong nakalagay ngayong oras, Philippine time to guys ha. 2 a.m. So ngayon na nasa Saudi ako, 9 p.m. dito guys. So late yung Saudi ng 5 hours. So yung kaya nag-reflect dito guys is Philippine hours. So ayun. So check na natin yung balance natin sa coins.ph. Check na, log out na tayo dito guys. At tayo sa coins.ph. Okay. Enter lang. Okay, so andito sa history, makikita natin yung transfer. Ito. Sana. Ito, itong plus 50 meaning you added 50 pesos from other source. You added to coins.ph kaya plus siya. Pag ganito siyang negative, nag-deduct ka from coins.ph, nag-send ka money or nag-withdraw ka. So ganyan kapag negative yung figure. Pag positive yung figure, meaning nag-add ka ng fund. Okay, makikita nyo naman dito yo, receive payment. Yan oh, diba guys, sinabi ko sa inyo na yung oras namin dito is 9 p.m. Pero nakita nyo kanina sa Gcash, kasi registered siya in Philippines, 2 a.m. So may difference tayo ng 5 hours. Okay, so ganun lang kadali guys, instant. Hindi na kailangan ng mag hit bit ka kung sakaling kailangan mo na talaga mag fund. Na-share ko lang to guys kasi kaka-open ko lang ng low risk cryptocurrency. So sabi daw madidelete yung account ko kapag 24 hours hindi ako nakapag initial deposit. So nag initial deposit ako ng $12, at naisipan kong i-share sa inyo to guys kasi parang informative siya, makakatulong sa atin. So from Gcash to coins.ph, instant siya guys. So ganun lang. So thank you for watching, and don't forget to share this video and like, hit that thumbs up button, and please subscribe to the channel. Thank you guys.